here. Do you have those days na minsan parang nawiwindang ka na sa dami ng ginagawa mo? Well, I do. Wala na nga akong oras para maghanap ng motor. Eh. There's just so much effort involved in doing that nowadays. First off, you gotta look for that store near you. Tapos minsan, pag pumunta ka pa doon sa tindahan, wala pa yung unit or out of stock. You know what I mean? It's the reality of what we have right now. So this is time that I am sure that some of you don't have. So imagine your dream motorcycle. Think about the unit, color, and make. Can you see it? Now imagine a website that can turn that dream into a reality by connecting you to the top dealers in the nearest area. Aha! Motogarahe.com. Motogarahe.com lets you compare motorcycle brands, models, specs, and prices so that you can better decide which bike is better for you. Ang maganda pa dyan, you don't have to leave your room. We're back. Ngayon, kung curious na kayo on how this whole thing works, let's give motogarahe.com a test run. Going through motogarahe.com is really, really easy. Tatlo lang yung kailangan nyo tandaan, and that is search, compare, and purchase. It is that easy. Now, if you're picky like me, then ma-appreciate yung attention to detail when it comes to filters in motogarahe.com. Because there's so many options. You can put in engine displacement. You can put in the brand of the motorcycle. You can put in new. All these options, and it's so useful. Now that we've narrowed down your choices, di mo na kailangan tumalon with different pages and windows. It's all in one page. So in motogarahe.com, you can do that comparo just in one place. It's gonna be on this nifty little sidebar. It's gonna keep track of your top three choices. Next step, motogarahe.com will now connect you to the top three dealers nearest your location. And on top of that, you can also set an appointment online. Kaleng, di ba? And we're done! I have my ride! And if you buy your motorcycle through motogarahe.com, automatic member ka na ng motogarahe.com club. So, meron ka ng membership, meron ka ng discount, meron ka rin promo from the dealership, plus you get this t-shirt for free. So many perks. Clearly, it is much, much better to buy a motorcycle through motogarahe.com than going there straight. Anyway, I'm off to check out my new ride. Always remember, hanap moto, easy. Motogarahe.com. Moto peeps, makisaya at makipagkwentuhan sa motogarahe.com live. Kasama sina Louie at Gian, Moto with special guests every Wednesday and Saturday live on Facebook. Dito lang sa number one's online motorcycle market. Yon. Yan, magandang gabi sa inyo. Ayun, magandang gabi, Gian. Ando naman yung jacket mo, boy. Siyempre. Siyempre naman. Ayun, siyempre, simulan natin. Napakagsaya nitong gabi na to kasi bukod na magpapamigay si Imprint Customs ng kanyang pinakabagong design ng jacket is makakasama rin natin si Mr. himself, si Zach Lucero. So, Gian, kumusta ang panahon dyan? Mukhang maulan na naman. Parang tuwing sabay ko, inuulan tayo. No? Kaya nga eh. Para bagay daw yung jacket. Para masok yung jacket. Ayun, syempre, yun nga. Yung jacket mo talaga. Pero kumukulog na dyan. Oh, medyo kumukulog. Ayun, so magandang gabi sa lahat, syempre. Nangunguna na naman si Carlo Reyes. Magandang gabi. Yeah. Ryan Sarmiento. Enrique Cruz. Ayun, magandang gabi sa lahat. Alan Cueva. Ayun, so G, i-share lang natin. No? So para sa mga sumubaybay kanina umaga, pwede kayo manalo ng jacket ngayong gabi. At para manalo kayo, kailangan nyo lang i-share. Dalawa yung share. Paki-share tong live feed na to ngayon sa inyong mga wall. At the same time, pa-subscribe sa Imprint Customs at saka sa YouTube channel ng motogarahe.com. At syempre, manood kayo ngayon kasi mamaya i-announce namin o may itatanong kami at kailangan nyong ilagay sa comment section. Doon malalaman din. So, doon natin kukunin yung winner. So dapat gawin nyo na yung step 1, 2, 3. And pagkatapos mamaya may itatanong kami yung sagot doon, yun yung hashtag na dapat. Yun. So abangan nyo. So yun na nga. So katulad na sinabi namin, may guest tayo ngayong gabi. Siyempre, Gian, kilalang kilala mo to. Oo naman. Yun. And syempre, pakilala na natin para ano? Live, syempre, pare. Madami na nag-aabang eh. Oh. From Chicago. Hindi. From the US of A. Good morning.
Good morning. So ipakilala natin Mr. Makina himself. Yon. Yan. Hey, wow, meron tayong audience. Yes, ma'am. May panasakan tayo dito. Nakatawa naman. Medyo clap track. Okay. Morning, morning. Good umaga. Chicago. Buddy there. Yun. So, kumusta? Anong pinagkakabalahan natin? Ayan, para sa mga hindi nakakalam, si Zach nasa US ngayon. So, ba't ka pala nandiyan sa US? Nagtatago ka ba sa COVID dito sa Pilipinas? Actually, nandito ako ngayon. It's more like I'm stuck more than bakasyon or anything like that. Mm-hmm. Dapat nandito lang ako mga 2-3 weeks lang yun. Biglang naabutan tayo ng lockdown. Mm-hmm. Yun nga. Nung 1 week before nag-lockdown sa New York, lumapag ako doon. Okay pa eh. Diba? Biglang the week after, nagulo na. And then next thing you know, ano na nangyari? Parang nag-lockdown. Everything just stops. And then, yun, medyo limbo the following month. Tapos, takas kami sa New York. At mm-hmm. dito ko ngayon sa Italy. Finally, nakaka-UK. So, yun, right now, nag-aantay lang ako ng flight pabalik para makabalik na ng Pilipinas. Kasi medyo ano pa eh, di ba? Inantay ko sa Monday, anong mangyayari. Mm-hmm. So, anong latest update nila sa flight mo? So, as in tentative, wala talagang announcement. Wait and see lang kayo o meron na silang at least kahit papano next week makakalipad ka na? May 15 was my original flight, Eva Air. Biglang nagsabi sila 2 weeks before na wala na. Canceled na yon dahil meron ban sa Taiwan. Eh yun yung stopover. So kahit hindi ka tatambay sa Taiwan, kahit dumaan ka lang doon, bawal during that time. So as of yesterday, when I checked yung flights ng June ng Eva Air, wala talaga. Walang papuntang Pilipinas. In terms of yung mga flights naman, may isa o dalawa, Delta. Pero parang di ata nila alam na ngayon sa Pilipinas, tanggap na sila tanggap ng pasahero. So parang, ayoko yan. So wala pa akong balita actually. Hindi ko alam. I tried messaging yung sa Facebook ng NAIA tsaka ng ano yun, parang may kalimutan ko which agency. Sumagot naman sila, pero yun nga, antay-antay tayo sa updates. So yun, wait and see till Monday. Sana, okay na. And so, pero all is well naman kung nasaan ka ngayon. Chill naman dyan. Wala, safe ka naman. Oo, Illinois is, if you see the updates sa US, meron silang color coding, pula, orange, and green. So si Illinois is green right now. Medyo mas okay dito. Pero nga, kailangan ingat pa rin eh. Kasi pwede naman ito maulit ulit eh. Marami pang hindi pa infected. At yung mga na-infect na dati, we don't know how long sila immune eh. So, this is crazy. Pero mas okay dito nung nasa sa New York. Mas madami doon eh, diba? Ay, grabe doon. Oo, grabe. Walking around there, dun sa may hospital, daan ka lang doon. During that time, bodies were already being stacked outside. Naka-body bag sila. Mm-hmm. And wala eh. New York so dense. Talagang, saka dikit-dikit talaga yung tao doon. Even the houses and the stores eh. And nakikita nyo naman sa news, meron talagang taong resistant na ayaw mag-mask, na parang feeling di sila tatalaban until tinalaban na sila. So may ganun din attitude din. So, kala talaga yan. Ayun, so yun nga, sabi nga natin, di ba, kaya rin namin binuutong motogarahe.com kasi we wanted na kalimutan natin yung COVID for the meantime. Kasi yun, parang yun na lang lagi. So para ito, para sa ano, namin ni Sir Sak kanina, na itong kwentuhan na to, it's medyo lalayo kami konti sa Makina konti. Kumbaga mag-start kami sa ano. So basically, Zach, papakita lang kami ng mga pictures dito and then we try to talk about it. And then describe lang natin. So meron kami mga kinuha ng mga pictures mo pa noong 1960s yata to eh. Ano lang ano. So yun na nga. So start muna tayo dun sa first photo natin. Ayun. Yeah, no? Oh wow. Yan. So mga 2009 natin at 2008. Okay. Ano to, Zach? So, days na to. Hindi, ano yan, during Imago pa rin yan, pero that was the time, kasi ang dami kong kante, tapos minsan hindi ko magamit sa Imago, kasi sabi ng mga kabanda ko, di bagay sa atin yan eh, so parang, okay,
So, saan ko gagawin ito, di ba? So, naggawa ko ng sarili ko. I just made a little solo. And then, but I, hindi ko siya nilako or hindi ko siya pinush. I just did it for myself. I have a little album out there. In fact, may nag-upload sa Spotify na hindi ko alam eh. So, naiinis ako kung sino man nag-upload ng ba't yung ginawa yun. Hindi ko mahanap. Hindi ko alam pa paano. I don't know how to get in touch with Spotify to report. Anyway, so yun. Yan na, during that time, yan yung ano, yan yung I picked up the guitar and again, after a long time, tapos sabi ko, front nga ako, let's see. So, para siyang solo. Ah, yung band is called Action Pack. Action. Yun yung dati. Yeah. Isip na gitarista natin. So, yung love for music mo, kailan nag-start yan? So, yung? Since napanganak ka na, talagang... Kumakanta ka na. Yung pag-iyak mo. Actually, music was ano, yung it picked my curiosity. Siguro, I'd say, mga five years old. Naalala ko na kasi yung sister ko, nagpa-piano lessons. Tanda siya sa akin. So, nanonood lang ako sa kanya. Parang tahimik lang ako sa kanya. Tapos, inisip ko, ba't hindi ako yung pinapa-lessons? Sabi niya, hindi, maliit ka pa eh. Ganyan, ganyan. Sabi ko, okay. Pero ever since got stuck to the point na pag, ano, pag tapos na sila, ako yung magbabanat ng piano and then try to learn it myself. So, yeah, as far back as I can remember, nagkaroon na ako, naaliw na ako sa kanya. Na, yung naririnig ko sa iba na pwede mo palang gawin with your own hands basta may instrumento kong katapat. Yung concept na yun, doon ako naaliw eh. Na parang, ah, okay. So, tagal na, yeah, ever since before, pa, maliit pa talaga. So, ang dami mo instruments na alam gamitin? Yeah, the basic rhythm section, so that's bass, that's guitar, piano, and then drums. Ang frustration ko, I wanna pick up actually before I die. Gusto mag wind instrument. So matutunan sina trumpet, sina sax. Oras na katapat eh. Pero, yeah. I think by default, when you're into music, mag-gravitate ka to trying other instruments naman talaga. May ganun. Especially when you're trying to make songs and you're, pero kang gustong gawin, mapipilitan kayo parang, kasi minsan, kukulitin ko si bahista or gawin mo nga to tapos may ginagawa pa ako eh parang ganun minsan so, ako na nga so this ano yung pangarap mo pagiging musikero talaga simula bata na vision mo na nasarihan gusto ko pagiging musikero paglaki ko o yeah, gusto ko pagiging late na talaga o bata pa ano siya I gusto ko siya gawin pero hindi ko pa ma-conceptualize yung concept ng career and economics and paano mabuhay ng musician. Kasi bata ka eh, di mo naman iniisip yung ganun eh. So, in terms of gusto mong gawin, oo. And then as you go along, nung when we got our first album, and then yung realization na, how long can I do this pala? Parang, well, so far, I've been doing it till now. Okay din. Yung idea na, syempre, ang peg mo kasi ibang bansa eh. Pero, actually, maswerte ibang musicians sa Pilipinas kasi yung longevity sa Pinas mas matagal. Lalo. Hindi parang sa US na nawawala. Sige, upa ka ngayon. Hindi mo masabi. Hindi mo masabi talaga kailangan mawawala sa US. Pag may nahanap yung mga corporate giants doon ng music, ng younger, better looking, you know, doon na sila papasok. Pero, yun, ang okay naman sa US, during the time na todo ka, siguro, pag hindi mo pa naipon yung kinita mo doon, ewan ko na. Dapat you should prepare. Sa Philippines, it's lesser, pero mas continuous yung stream. So, yun. Okay. So, it's nice. So, lumaki ka sa US talaga. So, kailan ka umipat ng Pilipinas o doon ka nag-aral? Nag-aral ako sa States so bata ako. Una Pilipinas, then nalipat kami sa US noong 80s. And then, papuntang high school, balik na ako sa Pilipinas. So, culturally, alanganin eh. Hindi ako, for me kasi, kung saan ka nag-high school, transitional niya grade, ano yun eh, pag grade 6, papuntang first year eh. So, tapos bago ng US, so gets ko na lahat yung kilalakihan na patintero, yung mga ganun laro, and all of that. Tapos, so alanganin culturally. So, pero a big chunk of that, Pilipinas.
Pilipinas talaga. Puro balik-balik na lang ever since after high school. Dalog-dalaw. Pero mostly nung studies mo, andito na, nung after high school. Yeah, high school and then college dito, Pilipinas na. Thanks. Guys, if you have any questions kay Saka, you can comment sana and then we'll try to comment. That's pwedeng i-flat ni Sir Louie sa screen niyo. Yes. Okay. Wow. Ilang pala gitarista pero si Zach. Jack Gian din pala. Zach, can you explain us kung ano ginagawa mo dito sa photo? Okay, so that would be circa 2007. Mm. 2007. Kasi, ayan naman, capoeira, ay mahilig ako sa martial arts. So, nung bata ako, nag-taekwondo din ako, kung ano-ano, mahilig ako sa mga ganun. So, capoeira, nung dumating siya, I never realized it was a real thing. I thought si Eddie Gordo lang yun sa Tekken. Na, yeah. Parang ganun fight. Tapos biglang nung dumating sila sa Pilipinas, talagang ginagawa nila yung ginagawa sa video game. Sobra ako na aliw. Ginagawa talaga nila. Yung mga double kick na gano'n na lumilipad. Sabi ko, wow! So, may tugtugan pa. Ah, wala na. Nahook na ako doon. So, since may tugtugan siya, sabi ko, game. So, because meron akong konting background sa martial arts, madali mag-assimilate or madaling pumasok. Kasi medyo, siyempre kakaiba yung movements, pero nagets ko yung martial art language nila kagad. So that is it's a flip. Tama nga. Nauso to dahil sa Tekken. Yung capoeira, dahil sa Tekken. I would say at our generation, nakilala siya because of Tekken. Uh-huh. And then later on, nung kumalat na sa mundo, well, internet na, YouTube na, appeal na. Yung mga kilala mga ibang kapurisa, hindi nila kilala si Eddie Gordo on generation na. So, it depende sa batch kung kailan. So, pero yeah, that's a... Kaya ngayon, yung kapuera na madaming nagkakapuera. Ano na? How many years is this, this kapuera? How many years? Yeah. Until now, I still practice it. So, over... pero with the school, because of nung... Especially nung pumasok na yung Makina, wala na akong time. So, kung may time ako makadalaw sa kanila. Pero on my own, I still try to do it. Medyo nawala na yung abs ko na nandun. Try natin balik. Yung bad, bad. Pero, ano ba yan? G, gusto mo i-try? Have you ever tried any martial arts, Gian? Wala. Wala. Wala akong na-try na. Well, dati, yung kuya ko kasi nagkakarate. Pero ako lang yung pinagaya lang. Kasi mata pa ako. Pinagaya lang. Pinagaya ko. So, one more career na kilala si Zach. It's being a DJ. Yeah, I think this photo was taken nung closing ng NU. Yeah. That was the last day. They called me, sabi nila, oy, magsasarado na, sabi ko talaga, and then binigyan kami ng date kung kailan yung last day ng sign off, and then sana makadalo kami lahat. So yeah, yun lang, yeah, sobrang saya. I mean, that was a sobrang kakaibang experience for me. College pa ako noon so alam mo yung college pa lang, marami ka nang gustong gawin, so atat na atat ka nang simulan yung gusto buhay mo in a way na outside school kasi yun na yung huli, di ba? Yun na yung huling ito na, tapos ng I hated school kasi talaga, hindi ko matake. So parang side note ko lang about school na I ended up in home study kasi during high school hindi ko siya talaga maano, parang ako babaliw. So it was a case of ADHD back then. Nakulong ako. It was only because na nagbigay na ng gitara mom ko sa akin one day na talagang natigil. Parang tumahimik si Zach. Bakit kaya? So it went back to music. So that was in, grabe yun. As in, sinasadya ko talaga, binabagsak ko yung mga grades. There was one time may true or false. So dalawa lang naman sagot doon, di ba? True or false. Pero mapaperfect ko siya lahat, zero. So yung teacher, parang alam mo yung sagot nang-aasar ka lang. So, parang nagpapasad yung magpa-kick out. Parang ganon. So,
So I ended up in home study, long story short. Mm-hmm. Tumino ako nung nag-concentrate ako sa gitara ulit. Mm-hmm. So pasok ako college, 'di ba? So yun, doon ako nabuhayan. I was into bands na, and then excited na ako. And then during college, I was trying to get into work and all of that. So nagkabanda kami ni Barbie sa Hungry Young Poets. Tapos na-invite kami, Sony label namin na eh. Oh, meron kayong guesting sa NU, sa In The Raw. Doon na. Tinanong ko si Francis Reyes, nando doon. Oh, pwede mo mag-apply? Sabi niya, sigurado ka? Bakit? Wala lang. I mean, I think I wanna try. Sabi ko, be a DJ. Sabi niya, oh, okay, sige. Tapos nagulat ako, in-encourage na ako, Monday, apply ka kagad ha, pakita ka agad dito, Lunes. Ganyan. Yung pala, akala ko may potential. Yung pala, desperado na sila dahil, ano, nagtatrabaho sila 7 days a week, walang day off. Tapos, puro 5 hours a day shift. Sobrang hirap. So, parang next guy that comes along na gusto mag-DJ, kunin niyo na. So, yung nangyari, gusto mo ako, okay. And then, tuloy-tuloy na. And it was really fun. In fact, yung foundation ng Makina, programming, yeah, and Radio Republic, and MTV, na kung saan ako na-involved, lahat yung natutunan ko really in NU. Everything that I do in Makina, I would say thank you and attribute it to sa mga natutunan ko sa programming sa NU. How to do it, kailan mo ilalabas, mga ganun. So right, yeah. Right NU. After college, NU ka talaga? Or during college? No, during. During college. Yeah, during college yun. I seen that was, I was pa-thesis pa lang ako nun eh. In fact, yung thesis, for the sake of tinapos ko, yung RO ang day na. Paala ka dyan, ayoko na gawin yan. So, para lang masabi ko sa sarili ko, natapos ko, I passed my thesis. Ganda naman yung grade. Pero yung RO talaga, sabi ko, kigera ba tayo ngayon? Wala naman eh, di ba? It's a waste of time, day na yan. So anyway, yun nangyari dun. Ayun, swerte nga mga bata kayo eh. Parang pala. Miss Pipi. Sakit sa ulo. Kasi imagine yung last batch na nag-ROTC, gaano sila ka-bad trip, di ba? Parang next year wala na, pero sila yung naabot. Sa bad trip yun, di ba? Last batch ako ng ROTC, pero hindi siya 2 years. 1 year na lang dun sa amin. So, pero na, may choice ka na, mamili ka kung ROTC o NSTP. Pinili mo pa ROTC, tapos medic lang ako every time. Okay. Officer, lahat ng tumatakas ng ROTC, naglalabasan ng mga allergies at mga ano-ano. Ayun nga. So, dito tayo sa next photo. Isa rin career na pinapanin mo. Recently, syempre, congratulations. Isa ka na rin certified daddy. Katulad ni Papa Gian. Syempre, okay. So, welcome to the club, Papa Zach. How's the feeling now na meron si Rocket sa buhay mo? Well, after he turned 1 last month. Ano, this month pa rin. Mm-hmm. Kasi may 30 pa lang, no? Yun na eh. Parang nag-jump bigla yung activity tsaka mga kaya niyang gawin. Mm-hmm. So, he knows now how to demand and negotiate. Tapos alam niya, ewan ko, yung nature na mahilig ang tao sa bawal, nakita ko na nang galing sa baby. Kasi, mm-hmm. Kunyari, by default, gusto lang naman niya hawakan yung remote. Uh-huh. Di ba? Dapat pala, bigay mo na yung remote agad magsawa siya para matapos na. Kasi pag itago mo na, yan na, kukulitin ka na, hahanapin sa likod mo, sa bulsa mo. Tapos pag nakuha niya, naging reward. So na-realize ko, ito siguro yung satisfaction na kakuha ka ng bawal. Or kaya nagpapahabol siya kasi alam niyang mahuhulog siya sa kama. Uh-huh. Namin ganun. Tapos tingiti, tatawa. Mga ganun. So, the feeling is great kasi parang humaba ang buhay. Kasi isipin mo yung thought na and I'm also excited for you, Gian, kasi you're also a new dad now. Yes. And isipin mo, 'di ba, dadaan tayo sa grade 1, grade 2, grade 3, yes, grade right. Ulitin lahat. So ako natuwa ako doon kasi parang uy, that's a whole set of experience kasi parang there comes a point na what's next? Anong gagawin ko ngayon, 'di ba? Parang bigyan na ba si Rakat? Aha. Okay to. What's coming? Uh-oh. Yeah, so yun nga. It's super saya maging ano, maging daddy. Pero yun nga, anything na mahirap so far? Makulit na ba? Makulit na?
Yung hirap right now is trying to manage one, the time, kasi ang hirap eh. I experienced that nung natenga ako, na nawala ako for mga 2 weeks. Mm-hmm. And pagbalik mo, and this was of course before siya nag-one, parang ayaw ko na kung imagination ko, pero parang feeling na nakalimutan ka niya ulit. Mm-hmm. Uulit ka na naman ng laro. Iba kasi araw-araw. And itong, well, if there's something I could be thankful about sa pandemic and lockdown, yung quality time ko, grabe yun, ngayon. With grabe time ngayon eh. So every day, as in tutok, US, wala naman yaya dito, di ba? So, kami-kami lang talaga. And I appreciate the, yung kung paano na yung relation at bond. I'm sure hindi nito maalala. Pero, each morning, nakikita ka niya, game na agad siya eh, di ba? So, doon ako natutuwa. Yung time lang talaga yung, ano eh, kailangan i-manage talaga para, di ba? It won't be small forever eh. So, yes. This is the pinakamabilis yung paglaki ng bata. I remember my daughter back then, like, parang 2 weeks ko hindi nakita. After 2 weeks, wow. Lumobo bigla. Nag-iba yung kagad. Parang, iba na to. Anak ko ba to? Parang, so, it's very, yun nga, even me, I'm swerte ako nung lumaki yung anak ko. I was very hands-on na yun. Kasi ito yung pinakamabilis at pinakamasaya na time na yung bata. Lalo, sumasagot lalo pag sumagot na yan. Anyway, guys, if you have any questions, medyo layo lang tayo sa mga patatong na dito. Ano yun? Kaya ibang nagtatanong na. Ano yun? Ito kanina, Sir Zach, adobo or sinigang daw? Adobo. Yun. Naman adobo, guy. Parang yung ulam namin kanina. May nakita rin ako bumabati from Nevo Biscay. Okay, para sa mga nagtatanong kung ilan jacket yung pamimigay. Gian, tama ba? Tatlong jacket? No. Yan yung ipapamigay mamaya-maya lang. So makinig kayo mabuti kasi yung question. Ay, yung sagot may is... May quiz. Yeah. May quiz, pero isa lang yung sagot. Okay, dito tayo sa latest photo natin. Yeah, maganda yan eh. Maganda pagkakakuha dyan eh. That was shot by an Italian photographer Sahara Desert, Himalayas. That's for the launch ng 790 Adventure. Mm-hmm. So, first time ko makaranas ng ganyang klaseng buhangin na yung Sahara Desert kasi, ano siya, compact sand tsaka loose sand combination. Mm-hmm. So, hindi siya constant. Expect mo na parang okay, ganito na yung mangyayari. May ibang parts yan, biglang titigas, bigla ka na lang hahataw kasi, uy. So, ang hirap niya, in other words, there's a certain speed na kailangan mo aralin in relation to your tires. Kasi kung sobrang trinotal mo, lulubog ka. Kung sobrang mo naman mahina, bigla ka na tutumba. So, ang hirap talaga niya. It took a while. It took me a while. Kasi, tsaka yan yung ride na nakita ko buong lahat ng jorn, lahat simplangan na palirist. Yung mga reckless makikita dyan sa... It was really, really hard. So, dyan ko rin nakita nung naglabas na rin yung mga champion ng Dakar. The champs from Australia. Yung mga gagaling talaga from representing KTM. Mm-hmm. It came to a point na sugal na siya eh. Off-road for them is bahala na. You just do it. Kung tumilapong ka na dahil yun yung ano. Sige na lang. Ano na talaga. And they were explaining it. So what they're training for is, and what they're preparing for is how you fall. Mm-hmm. Hindi na yung how to avoid it. Handaan mo na paano ang buhulog. That was a tough ride. So normally, Zach, di ba? You travel around the world. Kaya may Zach Makina. Pag let's say na-invite ka ng KTM, like for this instant, arrive day one and then ride ka agad o meron time na practice pa? Kasi sobrang hirap nitong ride. Sobrang wala naman ditong ganyan. It depends on the brand. Like for example, ang KTM, ang expectation nila with all the riders, rider ka talaga. Mm-hmm. So KTM, they don't baby you at all. You go there day one, briefing, and then biglang, okay, it's off-road, so expect what you can expect with off-road. So, wala siyang training. It's, pag KTM, ang expectation nila, there's a level of riding skill from you and that they are asking from their principals abroad na, oh, who will you recommend, ganyan. So, ganun sila. Ibang brand naman, todo baby, super safety ingat. Like, they would say,
okay, one day mag-iikot-ikot tayo sa parking lot and we have to practice. Even though kasama namin ex-GP racer, mga ganun, they go through the works. Mostly the Japanese are like that. They're very safe-oriented, safety-oriented sila. So, yeah, depende sa brand eh. Iba naman, rock and roll din eh. Oh, parang okay na yan. Okay. Depende rin. Yeah, so far, what's the best riding experience na napuntahan mo? Yung last year, parang sobrang, parang the past 2 years, sobrang dami mong parang sa air. I would say, pumira eh. Actually, what I would say the most, yung talagang tumatak sa akin right now in terms of parang lahat na nangyari would be yung Himalayas. Kasi ibang experience na yung hindi ka na makahinga, sakit-sakit na ulo mo sa high altitude, tapos nag-snow, which is what I really hate. I hate riding in the cold kasi parang the worst yun eh. Parang napaka-miserable mong riding in the cold. Hindi yung cold na Baguio, yung talagang puta, bad trip na to, na lamig. So I would say the Himalayas. That was everything from what I've seen there and the people and culture goes to show na although may internet na at kala natin we can just visit any place virtually, ang laki talaga ng mundo. Dami pang pwedeng puntahan, dami pwedeng, you know, bigyan ng pansin. So I would say sa lahat na napuntahan ko so far, it would be the Himalayas. Yung pinaka, wow, so far. So how's the preparation when you want to ride the Himalayas? Kasi if people wanted, kasi high altitude siya, di ba? Oh. When you arrive, climatization, di ba tawag doon? You need to settle. Ang nangyari doon, ideally, tama yung sinabi mo, we were supposed to land at a lower base, lower part of the base. Kasi yung riding height namin, kumbaga, by comparison, yun yung base ng Mount Everest. Mm-hmm. So, yun na yung kataas. Hindi kami, syempre yung Mount Everest na yung dulo ng Mount Everest, hindi na natin pwedeng i-ride doon kasi yung mga motor di naandar. Kaya nilalakad na lang ng tao yan. Pero doon pa lang mahirap na yun. Yung base pa lang mahirap na. Ang ginawa nila sa riding tour, medyo sadista yung mga tour guides namin. Hindi na kami pina-acclimatize. Wow. To them, tahimik pa lang nga sila eh. Sabi, we're going to ride to Leh. That's the base. Height is the base of mountain. Sabi ko, hindi ba ano na yan, magkakaroon na tayo ng altitude sickness. Tahimik lang sila. Knowing that we will, at daanan nyo na lang at huwag na kayong mag-complain. Parang ganon. So, yung mga ibang nag-ride towards the base, okay yon. On our end, para kaming ano, parang initiation na biglaan. Landing doon. Nung simula, okay pa, shoot pa ako. Ang kulit ko, lakad ako ng lakad. Pagdating na hapon, wala na. As in, it's the worst thing you can imagine. Alam, yung migraine na naranasan yung bad trip, times 10 yun. Wow. Oh, you're literally suffocating. Yung oxygen mo, wala. Tapos, chinect nila yung blood pressure ko, basta mataas, nag 130 ako na, di naman normal sa akin. Yung normal ko, 111 eh. 112. Sila, dun nag 130 ako bigla. Parang weird, di ba? So, blood pressure. Ha? How many days kayo nag-ride? We were there for 10 days, I think. Mga 10 days yun eh. Every day, right? Pero yung day one lang yung worst. Ang galing doon, the next day, pag-acclimatize ka na, parang magic. Parang walang nangyari. So, weird. Galing. Tapos yung heart rate pa, mas pa. Pag first day doon. Question from Gio. Sir Zach, nakapag-ride ka na ba? New York, tsaka Milwaukee. Milwaukee, nag-ride ako ng Harley. Tapos New York, yung Ducati Scrambler. So, yeah. And riding in the sense na pati, because I go here often, yung kotse. So, familiar naman ako sa habits ng style ng driving dito. Kaya hindi bago sa'yo yung habits sila dyan. Oo. Dito, priority, right of way is king. So they literally ang kaya grabe ang crash accidents dito kasi they trust each other so much. Pag wala kang stop sign, talagang dire-diretso ka lang. Mm. May iba talaga minsan may mga tumatawid pa. So yung trust, hindi parang Pilipinas bawat kanto titigil tayo kasi praning tayo, 'di ba? Okay, may dadaan ba dito sa diretso. Doon talaga intersection kung wala kang stop, dire-diretso ka lang. Yung stop sign, obligado ka mag-stop. So yung mga ganun. And then, pero weird din ah, yung mga motorcycle laws nila dito sa Midwest. Like for example, pag ikaw, di ba sobrang strict nila sa seatbelt?
Mm-hmm. Talagang huhulihin ka nila, wala kang seatbelt. Pero helmet, okay lang. Okay lang. Wala. Helmet. Na wala. Ayos ah. Oo. Oh, ha? Labo, di ba? So, may ganun din sila dito. Pero may, New York yung bawal ba lane filtering? Bawal lane filtering, oo. Certain states, bawal talaga. Di naman ganun ka-traffic yung ibang lugar dito, so okay lang tumambay. Eh. Hindi parang pag gridlock na mag-lane filter. Sa New York, pag traffic na, sa ibang parts ng Chicago, nag-lane filter na sila dahil okay, hatawan eh. Uh-oh. Iwas na sila eh. Hmm. Any, ano lang, di ba, you've ridden around the world already. Ano yung kakaiba sa Pilipinas? sa para alam natin ano yung kakaiba dito. Pag ano yung kakaiba sa Pilipinas na tipong pag yung feeling mo, nasa Pilipinas na ako kasi ganito na magmaneho yung tao. Pagdating sa in terms of Philippines, I would say yung kakaiba talaga if you, I mean yung tao, may common kasing ano sa tao sa riding the yung kamote, ika nga yung term na kamote. It's everywhere. It's not just in the Philippines. Malaysia, Thailand, Singapore, US, may mga pasaway talaga doon sa na tao. So, seeing that, and meron pa mas malala pang India, grabe. Kala natin tayo na yung pinaka doon talaga. Kamote is kamote talaga there. Uh-huh. So, I would say since ganun din naman yung iba, I would say ang masasabi kong Pilipinas, yung unique sa Pilipinas that we share with our Southeast Asian neighbors is yung humidity talaga natin when we're riding, especially long ride. A lot of people take that for granted, pero napakahirap ang humidity kasi breathing mo yung kalaban dun eh. Kaya ang Pinoy, pag nag-ride bigla sa iba, panis yung condition. Kasi sanay tayo sa high water content breathing eh. Pag dry, okay lang ang dry, huminga sa dry, wala namang kasi. Yung humidity talagang the worst. Pero ang pinaka-humid sa lahat is Malaysia. Yun ang pinaka-hirap huminga. Yung ano, isang ride na yun sa jungle, gulat ako dun eh. Si Jay kasama ko. Limba raid yun. Sabi ko, iba dito ah. Sabi ko, hirap huminga. So yun. And another thing that I would say na Pinas riding is meron tayong kupal polite attitude. I call it kupal. Kasi pag kunyari singitan, ayaw magbigayan. Pansinin mo to, pag kumaway ka at sabi mo magpapaalam ka na dadaan ka doon, sa daan ha, papakayaan ka naman nila eh. Yung pag pinaalam mo, okay. Kunyari may van dito, tapos ako nakamotor, tapos ayaw magpasingit. Alam mo yung ganun stance? Pag pinatulan mo yung init niya, wala na, magkakabadripan na kayo. Pero pag gumanon ka, boss, okay lang. Singit. Bigla papadaanan kanila. Yun ang naano ko sa Pinas. Okay to ah. Yun yung kupal pulay tawag ko dyan. Kupal pulay. Maalam mo lang. Kasi kasi nila yan. Lumalamig ulo nila pag kumakaway ka o gumaganon ka. Pero pag sinigipan mo lang ng walang pasabi or ano, galit sila doon. Diba? Ay, gulo yun. Minsan, pag ikaw nag-instigate, or actually, pwede rin in a way, basta habulan mo kagad ng sorry. Peace sign. Sorry. Gaganyan ka lang. Medyo kumakalma din sila. So, yun. Okay. Pero in countries, uunahin ka talagang sigaw kagad. Like in India, walang ganun eh. As in, murahan na kagad eh. Laban. Ayaw. Ne, yung sa doble plaka, I think Sir Zach already ano, posted his comments. Mahaba kasing usapan yan. Hindi pwede mabili. Mahaba yun. Can watch na lang the video. Then, bakit daw walang small CC sa States? Yeah. Actually, nagkakalabasa na ng small CC sa States, especially in the congested areas like New York, Chicago, Los Angeles, because traffic, masama traffic sa cities na yun. It's not, as in araw-araw, pati si Sunday, Chicago, masama ng traffic. But if you're talking about the suburbs and Midwest, big bikes talaga yun kasi highway ang labanan dun eh. Talaga. More on the cities, nagkakalabasa na yung mga small displacements. I've been seeing a lot of Vespas, a lot of small Hondas, all brands na maliliit. Not necessarily scooters, mga small displacement na decambio. Next question, galing kay Abigail Amar.
Sir Zach, ano inspiration mo? Bakit motor na pili mo? My inspiration is bad traffic. Dati, before I, kasi meron akong second coming sa motor, medyo nawala yan sa buhay ko eh. Nung first was because naaliw talaga ako sa idea and thrill and feel of a motorcycle. Tapos, one day, nawala yan, nalihis ako eh, napanahilig din ako sa kotse. And then, biglang, sama na ng traffic ah. Tapos, it came to a point that I was spending 17,000 a month on gasoline kasi meron na kung nagbo-voice over ako sa Jack TV sa Antipolo ng kotse. Because hindi na to practical ah. Parang may mali na dito eh. So eh ang gala ko pa bukod doon, hindi naman ako fixed distance trabaho. Meron akong banda, so libot-libot din naman nila, and then yun nga yung mga out of town, ang dami kong pinupuntahan. So, dugi ako sa gasolina, tas traffic ano oras. So, yun ang inspirasyon ko. Yung motor, aha, ito na. Mas so, on the practical side. Yung talaga nagra-ride, Zach? You've been riding since anong taon? If you consider the time, kasi nung bata ako, I'd say this was, I was 9 or 10. Ganun. Or even before that. Yung kuya ko, na-aksidente. Yeah. Ano siya, naka-hopper. May hopper. Uh-huh. So, ano siya, parang kumakarera sa village, tapos may buhangin, sumemplang siya, tapos meron siyang sugat dito, nagkaroon siya ng stitches and all that. After that, wala na. Eh, na-ban na yung motorcycle. Motor, bawal. Oo. And then, 2006 or 7 was the second. Noong 90s meron din. So putol-putol siya eh, throughout. Pero this is the longest streak na non-stop. It was, I would say, 2006 or 2007 onwards. Wala nang pigil, dire-diretso na siya. So yun nga, may question din dito bago ko tanungin kung ano yung favorite bike mo. What do you prefer, scooter or manual motorcycle? Right now, because of what I'm doing with Makina, preference is out the window na eh. Hindi ko na motor nagagamit. Hindi ko na parang sa, siguro sa tagal mo na, kunyari kung i-compare ko to sa pagtutugtog, sa tagal ko na nagda-drums, pag salang na, I don't look at the drum set anymore. Iniisip ko na lang yung tugtog eh. So when if you're asking me, kunyari may ride at may kailangan piliin na ride, tapos grupo tayo, for me kahit ano na eh. Okay, that's on that angle ah. Pero kung pag-usapan natin is I have to go from point A to point B, tapos may requirement, like kunyari alam ko ng traffic, alam ko kailangan marami akong dalhin, mag-scooter na ako na may top box at marami akong masasaksak dun. Pero kung depende sa application eh. Siyempre pag dirt bike, kung long drive, maghanap ko ng malaki na staple, parang ganun. Sino pinaka nag-influence sa'yo sa pagmomotor? Kumbaga, nakita mo si ganito, nagmomotor, motor na rin ako. So, kanino ka talaga? It was my older brother. Oh, siya yung nakita ko first eh. Siya yung unang nakita ko na aksidente. Kaya, dyan ako na nagising yung the realities of, you know, being careful with motorcycle. Pero ikaw, na-aksidente ka na rin ba? Oo, dami. Like, that picture kanina, that was one. Yeah. Iba, yung lumot, I hate lumot is the worst. Lumot, wala kang laban eh. Bigla na lang bumabagsak yung motor dun eh. Just lose traction. So, the recent Suzuki crossover ride, nadali ako dun. May tumawid na lang na sa kagaling. And alam mo yung 3 seconds, napakatagal kasi nakikita mo yung mukha ng babanggain mo na, tapos eto na yon. Yung mga ganun. So, I can't say it enough, you know, I'm here now because safety. Pag nakita niyo helmet, gaano siya kakaskas. Grabe. So, safety gear talaga. And so, galing kay Raven Rubik Reyes, what is your top 3 choice of motorcycle? Personal choice na lang para ano tayo. Top 3? It can't be top 3. Okay, there's one, Confederate. Medyo may kamahalan and it's hand-built. I guess lalabas yung pagka-custom custom guy ko. Super fan ako sa ganyan.
So I would say Confederate is one. Borough is all, Super Borough is also a great. Grabe rin yun sa Ike, you have to see it in the flesh. And then may isa pa eh. Yung motor ni Keanu Reeves, uh-huh, yung ginagawa na ngayon. Medyo nakakayo din siya eh. Yun, no? I saw that also in Ike 2017. So, I like quirky, super unique, if you're asking me about the bikes that I would like to own. Oh, I would, eh, tapos meron kang option to, kasi pag binili mo yung mga ganun bikes, like Confederate, nangangarap ako one day na maka-afford nun, they'll build it to your specs talaga. And ikaw lang, yes, ikaw lang yun. In fact, nakakita ko sa isang dealership dito, second hand, nasa $70,000 na siya. Wow. So, bigat, diba? Pero pag nakita mo, talagang grabe. Hand-built down to the nuts and bolts. Hindi ko alam yung Sir Zach, pero ngayon hinanap ko siya sa Google. Grabe nga. Motorcycles. Bike na to. grabe, so, yan. Another question, hindi ko lang makita ko sino nagtanong kanina pero pumasok sa utak ko. Ano daw plano natin sa for your events, Zach, this year? Yun, Motobills Pilipinas. I think daw may nagtatanong lang dito. Kay bilis ng pangyayari. Grabe. I can't believe last March I was talking to all the people involved na ito na we're doing it in World Trade. Mm-hmm. And then 2 weeks later I had to cancel. Ang bilis talaga. And then I realized that the expo part is very difficult to execute online kasi magiging puro bike features and reviews lang yun eh. It's what it is eh. Stock bikes. Pero yung competition, I realized I can still highlight the builders. And this time, hindi lang Dalaw. At ito, malalaman natin yung kwento ng bawat bike. Kung ba't nila ginawa, paano. Yeah. Kasi, it'll be a showcase na. So, it's gonna be digital. It's gonna be online. And it's gonna span 2 months. Wow. I'm gonna spread out. So, matatapos, malalaman natin winners by August. So, talkish. And kasi, alam mo, ang laking bagay ang custom. Kasi before all of this, before Makina, before being, I was already, my small circle of friends already know me, have known me na makotengteng sa motor. So, kaya nga nagka-Makina dahil sa Moto Builds eh, because we put Makina so that we can sustain Moto Builds para may mabalik tayo dun sa mga nagsusupport ng Moto Builds. So, yun ang naging economic cycle niya dyan. So, tuloy online. In fact, I just found out last week or 2 weeks ago, sina Bike Exif are now doing the same thing too. So without looking into what each other's doing, pareho na yung mindset na tuloy yung custom scene kahit digital siya. So, yun. They want to know ano the latest updates at sila pwedeng bumisita or ano para sa mga... Pwede pa ba sumali o may fix ano na kayo? Pwede pa. In fact, the announcement is coming out on Monday. Kasi June 1 at nakuha May pa lang pero parang during that time wala pa ako sa mood eh. Lahat lockdown, gulo-gulo. Pero ngayon since medyo gumagalaw na yung tao, mas up yung spirits, parang sarap sabayan na hey, we can still do something online. Ingat tayo. We're doing this at the safety of our own homes and our love for custom. So, pwede pang sumali. The categories are gonna come out in the Makina page and I'll be tagging and sharing it with everybody naman eh. Yep, tapos sure. On the other end, yung Moto Changge naman, depende. I'm hopeful na may vaccine by then, pero kung malabo pa. Alam niyo yung mga babaeng nagbebenta ng mga bag sa Facebook? Magla-live. So, I'm gonna be hawking each and every product. Totoo lang ako din. I'm gonna spend 1 day or maybe 2. Buong araw lang. Oh, eto, we have a jacket from Imprint Customs. Tapos super safe siya. Tapos may kasama. Ang request ko lang, meron tayong kasamang representative or model or whatever, di ba? Na katabi ko, nakausap natin. Talk about the product. And we'll have fun online, di ba? Lama ta. So, Moto Changi kasi nakilala siya, malaking sale siya na halo-halo brands, di ba? So, I wanna see if we can do that. Accessories na, no, na mabibili ng Moto Changi. So, yun, gagawin ko style as in telepono lang, talagang parang yung mga nagbebentang bag sa Facebook Live, mga ganun lang. Wala po kasi. Ang sarap ng mga sute. There's more. Wala po ganun. Before you pick up the phone, pero libre,
Ori. May libreng tali. Oh, di ba? Okay. Sige na nga. So, Zach, any ano lang, before ka namin pakawalan at bago kami mag-raffle, so, para ano na lang din, any tips for the riders na nanonood ngayong gabi? Do you have any riding? Alam na, katulad ng sinabi mo, yung nangyari sa'yo sa Suzuki crossover launch, talaga grabe yun, di ba? May biglang tumawid. So, do you have any tips lang para sa mga riders natin? Right now, sa new normal, yung masasabi ko, specific to what's going on right now, is since marami ng interesado na magmotor, marami ng interesado to pick up the motorcycle as a means to travel because nga, social distancing tayo. Yung mga nag-ride na talaga, let's inspire them to, para maingganyo sila. Hindi yung, I mean, yun nga, sana hindi na tayo, especially if you have access to a camera and you're gonna put it up, upload your ride, you know, so disciplined riding so that you're safe, so that masaya magmotor, hindi yung puro daredevil stunt pinapakita natin all the time na reckless and endangering other people. Kasi paano naman maingganyo? Paano lalaki yung community natin kung puro ganyan nakikita natin, diba? So, to all the riders out there, let's inspire them, diba? Manggaling na sa atin, let's ride safe, let's be disciplined, follow the law, the rules. So, yun lang. Okay. So, any last word, Zach, bago ka namin pakawalan? Yun, medyo na karoon niya. Yeah, do you have any last words, pabate? Di ka na nang istorbohin dun sa paraffle namin in a while. Medyo pakawalan ka na namin para, you know, it's still morning there sa US ngayon. So, baka hindi ka pa nagbe-breakfast for us. So, si baby, baka gising na si Rocket. Yeah. Sa akin lang, ride safe and I'll see you guys online. I'd like to say congratulations also to MotoGarahe.com. You guys are number one right now with what you're doing. So that's a good thing. It's all part of the new norm as we focus on the digital world. And yun, basta ingat lang tayo lahat. Yeah. So maraming salamat. Thank you for joining us. Sana balik ka ulit. If you have any announcements for your next event, thank you. Thank you, Zach, for your time. Thank you very much. So, ayan. So, ito na. I-raffle na natin. Si Papa Zach kasi katulad ng ginagawa natin dati kasi pa isa-isa lang tayo ng tanong. Ngayon gusto natin tanong kasi napakaganda ng jacket. G, tumayo ka. Pakita lang natin. Mahatak yung... Hindi ako makikita. Yan. Yan. So, meron kaming tatlong jacket na ipamimigay. So, ito. Nain na natin yung first question natin. Okay, yung first question. Si Papa Zach Lucero. Okay, guys. Pagsasagot kayo, ilagay nyo lamang yung hashtag. Simulan nyo sa hashtag and then yung sagot. So, make sure na ginawa niyo yung step 1, which is pag-share ng ating live. Step 2, which is pag-like sa Moto Garahe Facebook page at sa Imprint Customs. At step 3, kung saan pag-subscribe sa ating YouTube channel at sa YouTube channel ni Imprint Customs. Okay? So, yun na nga. Ang unang tanong natin, si Sir Zach, saan nag-live kanina? Anong city? City. Okay, clue. Dito si Kat, si Michael Jordan. Yo, the last dance. Siyempre, anong city? Okay, paki-comment na natin. Hashtag. Hashtag. So, yun muna. Binabati ko muna. Tiger 62, magandang gabi. Bimbo Isidro of Motorcycle Philippines. Magandang kape, okay? Si Mr. Bala. Si Mr. Bala, mag-comment kanina eh. Okay. Kailangan lang namin yung blank bulls. Ayan, nag-comment na. Okay. Si... Ano ba to? I-raffle natin doon sa comment? I-raffle natin sa Facebook random comment. Pero important. O hindi ito kaunahan. Pwede pang humabol lahat. Okay. So, meron pa ba tayo dapat batiin dyan? Bonyo Kilario, magandang gabi. Oh, wait. General Camote.
lang ilagay, okay lang yun. Walang problema. Kasi natatanggal din ng system yung double, ano, yung double entries. Oh. And then make sure ni-like, subscribe kayo, ha? Okay? So, G, para sa mga hindi mananalo, saan nila pwede mabili yung jacket mo? Ayan, mamaya, after nito, pwede na sa Lazada Live. Well, ila-live ko na siya mamaya sa Lazada. So, yun. Doon pwede nang i-order. So, bakit ngayon lang? Kasi tinapos namin muna yung stocks para once mag-order sa Lazada, may turnaround time kasi doon. So, kailangan 24 hours after, ma-ship out na namin yung items. Yun. Okay. So, yun na nga. So, 5 seconds. Bigyan na ng jacket. Bigyan natin na ng jacket yan. 5. Tatlong question sa, no? Oo. Oh, so, hindi, isang question. Lang, oh, tatlo na yung raffle natin. Para sa isang comment. So, yan. So, punutin na natin. Papa G, wait lang. Ayun. May mga mahabol pa. Ito, pinakabahan. Ako. Eh, syempre, Papa Zach. Syempre, supportahan niyo. Kahit umaga doon, buti hindi supaaga yung ano. Syempre, yun yan. Ito, breakfast pa. Okay. So, ang tamang sagot ay Chicago. Okay, yung mga sumagot Chicago. Asan na ba yung share screen natin? Ayan. So, nag-end na ngayon yung entries, ano? Ayan. So, may 2 questions pa tayo. So, Chicago, ang ating tamang sagot. Ang ating first winner ng jacket. Sino yan? I see. And, ngayon, Koy Soliano. Okay, Koy share Soliano. Share mo yung raffle ano natin. Naka-share raffle ba yung screen? Ay, sorry. Para makita nila. Ayan, hindi ko pala na-share. Maraming salamat. Yun, ngayon ka. So, si Koy Soliano po yung nanalo ng ating unang jacket. Okay, congratulations, Koy Soliano. Koy Soliano. I-message mo na kami kagad. Okay, Gian, next question. Next question pa? Saan? Anong tawag sa show o page o grupo? Ano ba tawag doon? Di Papa Zach. Yun. Saan siya mapapanood? Ano yung Facebook page niyang sikat? Facebook page. So, ilagay lang. Hashtag and sagot. Okay, saan? Napapanood si Papa Zach? Okay guys, comment. Okay, Gian, magandang gabi sa lahat na nanood. Okay, Louie Fernandez, Armando, from Nueva Vizcaya. Okay, hashtag, saan napapanood si Papa Zach? Masagot na ulit sila. Yan. Sagot-sagot tayo. Okay. Konti na lang sumasagot. Baka manalo. konti na lang. Kaya nga. Abangan nyo, kasi ito yung 11th episode natin, and then sa Wednesday, yung 12th episode natin, so parang season ender natin. Tapos na tayo? Hindi, syempre. Pala ko, laos na agad tayo. Hindi pa sumisikat, laos ka agad. Ayan, so, dami ko na nakikita ang tamang sagot. So, i-ano natin ulit, refresh natin ang ating speaker. Facebook speaker. And then, tapos na yung Chicago. Kanino pa yun? May tayong tanong. Saan? Anong tawag sa Facebook page ni Papa Zach? O saan napapanood si Papa Zach? Saan siya nakilala? Okay? So, ilagay na rin mga comments. Okay, guys. Para sa mga gusto pa rin bumili ng motorsiklo, ha? Punta lang po kayo. motogarahe.com, and then pili kayo ng motor, and then makakapili kayo ng pinakamalapit na dealer sa inyo. At syempre, kung di kayo manalo sa raffle tonight, yung jacket na suot-suot ni Papa Gian ngayon, it's available sa Lazada. Punta lang kayo sa Lazada at hanapin nyo. Yun nga pala, announce ko lang yun. Sinabi ko na din last time yun. Free shipping for the first 100 orders ng hoodies. Okay. So, medyo nakatipid ka pala sa shipping eh, no, Papa? Yeah. Ayos yan. So, yun na. So, ang tamang sagot. Ano yung tamang sagot? Marikina. Marikina. Hindi pala.
Hashtag Makina. Okay, so ilagay natin ang tamang sagot. It's hashtag. Ayan, napaka-transparent po natin. No. Pati Makina. Pag-enter. Pati pag-enter niya. Yes! Kita-kita niyo. So, okay. Tinipe niya. Hindi na nanalo. Ayun! Yes, napaka-sarap. Carlo Reyes. Yun, no? Congratulations. Okay, congratulations, Carlo Reyes. Nanalo ka ng imprint hoodie jacket. So, i-message ka namin. Okay. Ulit na ang pag-first comment mo lagi. Yes. Okay. So, dalawa na. Last jacket na lang tayo. Para sa mga live viewers natin. Ito na. Simple lang. Simple lang. Ano yung laging sinasabi ni Papa Zach na sabihin yung sa kanya pag nakikita siya? Hashtag Ano yun? Tatlong salita yun, di ba? Wala yan. Antay tayo. Okay. Antay tayo. Medyo. Ano ba? Kinahanap yata nila eh. Okay, sarap! Mag! Yan, yun na lang. Yun, yun na yun. Hashtag, Hashtag sarap mag. Mag! Blank. Wala. Okay. Wala pa rin. Wala pa rin ako. Yan na. Okay. Alistair Luzon. Tama yung sagot niya. So, yun na. Client ko din yan. So, yun na nga. Live pa rin ang motogarahe.com live every Wednesday and Saturday. At syempre, abangan nyo sa susunod naming season, yung Motogarahe Live Season 2. Mas maganda, mas maraming mananalo. Kahit si Kuya Will magugulat, saan ba kumukuha ng jacket yung mga yan? Bakit di nauubusan? So ayan, marami na nakita sumasagot. Again, maraming salamat po sa lahat ng nanood. Maraming salamat. Yes. Ano? Yan din na ba natin? Wait lang, maya-maya konti. Yun nga pala sa motogarahe.com, hindi basta makikita mo lang kung saan available yung motor. Pati yung specs ng motor na hinahanap, makikita mo din. So, at yun. Ano, bumili ka ng motor through motogarahe.com, may freebies ka dun sa dealer na napili mo. Kumbaga, promotion nila yan. Oh. Pero freebies from motogarahe.com. Yun. Limited. Ang daming freebies. At may membership card ka pa, di ba? Yes, may membership card na makakuha ka ng discount. Yes. Yeah, mga partner ng motogarahe.com. Yes, ayun. So, para sa mga taga Nueva Vizcaya o sa mga taga Solano, kung gusto nyo pumili ng motorcycle parts, gulong, o kung ano man motorcycle accessories, pwede kayo pumili sa RPG Moto Market sa Solano, Nueva Vizcaya. Punta lang po kayo sa may tapat po siya ng build house sa National Highway. Meron po kami ngayong naka-discount po pag bumili kayo ng pair ng Pirelli at ng Aspira, meron kayong 10% discount. So para sa mga taga Nueva Vizcaya o taga Solano, bili na kayo ng gulong niyo, magpalit na kayo ngayon, magpalit na kayo ng magpa-change oil kayo or whatever. Oh, bago ang GCQ. Yes, para mas masarap yung ride. So G, ano? Pwede na. Huling pabate, bago natin punutin yung ano at magsara na rin tayo. Yun lang, bukas may live ulit kami sa Lazada pero hindi na ako magla-live noon. Meron tayong na-hire na magla-Lazada live doon. I-explain din niya para sa mga hindi pa bumibili ng imprint customs. I-explain niya yung different kinds ng tela na ginagamit namin sa yun, sa mga riding jerseys, sa hoodie. Yun. Tapos, yun, doon, bali magsasalita siya ng konti tungkol sa mga imprint customs products. So watch out kayo. Share din namin sa page yun, yung Lazada live namin. Tomorrow yun, 2 p.m. So Lazada, search lang natin, imprint customs. So napakaganda kung may jacket, naka free shipping. Lahat ng produkto nila, Papa Gian yun doon ngayon. So, So maraming salamat again, Papa Zach. Thank you, Papa Gian. Thank you, Zach, for your time. Writers. Ingat po tayo. Always remember, ride at your own pace. Lagi mag-helmet. Saka syempre, dasal tayo bago ano, sa lahat ng frontliners natin. Maraming salamat. Maraming salamat.
Sana wag muna tayo lumabas. Alam naman natin, pag ano, wag muna tayo lumabas pag hindi kailangan. Huwag muna tayo motogarahe.com. And please like us sa YouTube. Lahat ng mga past episodes natin nasa YouTube. Okay? Na-upload din lahat to. Yes, na-upload natin lahat to. So, yun na nga. So, refresh lang natin. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Para sa mga ano. Okay. So, ang tamang sagot, Papa G. Sarap mag. Sarap mag. Motor. Yan. Okay. Yan. Sarap mag motor. Okay, bunutin din natin. Ang nanaluan ng bagong imprint customs jacket ay walang iba kundi si Nestor Punsalan. Congratulations, Nestor Punsalan. Congratulations, so, sir. Ang TTI representative natin. Ay, sorry, hindi pala napakita. Ayan. Nestor Punsalan. Congratulations. So, lahat ng sumali ng raffle, maraming salamat. Salamat at lahat na nanood ngayon. Maraming salamat. Maraming salamat. Wednesday and Saturday, we'll try na magbigay pa-premyo para lang meron tayong entertainment every Wednesday and Saturday. Hindi natin mag-ibig. Okay? Gian, maraming salamat. That's maraming it. Salamat, Louie, sa Motogarahe. Maraming salamat sa oras maraming ulit. Salamat. Okay. Good night. Sa Wednesday ulit. Kita-kits. Kita-kits. Bye-bye. Bye. Hey, here. Zach here. Do you have those days na minsan parang nawiwintang ka na sa dami ng ginagawa mo? Wala na nga akong oras para. There's so much effort involved in doing that nowadays. First off, you gotta look for that store near you. Tapos minsan, pag pumunta ka pa doon sa tindahan, wala pa yung unit or out of stock. You know what I mean? It's the reality of what we have right now. So this is time that I am sure that some of you don't have. So imagine your dream motorcycle. Think about the unit, color, and make. Can you see it? Now imagine a website that can turn that dream into a reality by connecting you to the top dealers in the nearest area. Aha! Motogarahe.com. Motogarahe.com lets you compare motorcycle brands, models, specs, and prices so that you can better decide which bike is better for you. Ang maganda pa dyan, you don't have to leave your room. And we're back. Ngayon, kung curious na kayo on how this whole thing works, let's give motogarahe.com a test run. Going through motogarahe.com is really, really easy. Tatlo lang yung kailangan nyo tandaan, and that is search, compare, and purchase. It is that easy. Now, if you're picky like me, then ma-appreciate yung attention to detail when it comes to filters in motogarahe.com. Because there's so many options. You can put in engine displacement. You can put in the brand of the motorcycle. You can put in new. All these options, and it's so useful. Now that we've narrowed down your choices, hindi mo na kailangan tumalon with different pages and windows. It's all in one page. So in motogarahe.com, you can do that comparo just in one place. It's going to be on this nifty little sidebar. It's going to keep track of your top three choices. Next step, motogarahe.com will now connect you to the top three dealers nearest your location. And on top of that, you can also set an appointment online. Kaleng, di ba? And we're done! I have my ride! And if you buy your motorcycle through motogarahe.com, automatic member ka na ng motogarahe.com club. So, meron ka ng membership, meron ka ng discount, meron ka rin promo from the dealership, plus you get this t-shirt for free. So many perks. Clearly, it is much, much better to buy a motorcycle through motogarahe.com than going there straight. Anyway, I'm off to check out my new ride. Always remember, hanap moto, easy. Motogarahe.com.